Patrick Beverly, mga idol, at pati na rin tong si Carmelo Anthony, maganda bang mapunta dito sa team ng Golden State Warriors? Wala man sa official reports ng mga NBA reporter at mga Warriors reporter, pero ang pangalang Patrick Beverly at Carmelo Anthony ay lumalabas nga sa bibig ng mga Warriors fans. Especially nga itong si Patrick Beverly, na perfect replacement nga daw, mga idol, parang kay Gary Payton II. Pareho silang magaling sa depensa at meron na ring solid at maasahan na 3-point shooting. Kaya nga, mga idol, ayon sa ilang mga Warriors fans, maganda nga daw na makuha ng team ng Golden State at nga si Patrick Beverly kapag nag-buyout nga siya sa kanyang bagong team na Utah Jazz. At isa pang ang pangalang lumulutang sa Warriors ay itong si Carmelo Anthony. Ilang mga Warriors fans din, mga idol, ang nagsasuggest na mapunta nga itong si Carmelo sa Golden State Warriors. Kaso sobrang hatingan ng mga opinion ng Golden State Warriors fans. Hindi na nga daw magandang addition si Carmelo Anthony dahil matanda na nga siya, hindi na naglalaro ng depensa. Yung iba naman ay sinasabi bigyan nga daw siya ng tsansa. At yan nga ang dalawang player na yan ang pinag-uusapan ng mga Warriors fans na pwedeng i-add sa team ng Golden State Warriors next year. Sa tingin nyo ba, mga idol, magandang addition si Patrick Beverly or Carmelo Anthony sa team ng Golden State? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga natin, mga idol, sa ating next balita, quick update tayo sa mga nangyari sa mga player na nag-sign sa kanilang mga teams. Unahin na natin itong si Derrick Jones Jr. Bumalik nga siya, mga idol, sa team ng Bulls, 2-year 6.6 million deal. Ito namang si Ball Ball ay nag-sign din ng 2-year deal sa kanyang team na Orlando Magic. Aaron Holiday nag-sign ng 1-year deal dito nga sa Atlanta. Bruce Brown lumipat na nga, mga idol, sa team ng Denver Nuggets, 2 years 13 million. Ito namang si Mitchell Robinson bumalik sa kanyang team ng 4 years 60 million dollar deal. At ito nga currently injured na si Ricky Rubio ay sinign nga ng team ng Cavaliers, 3 year 18.4 million US dollars. At yan nga ay matapos na i-trade ng Cavs si Rubio last year, mga idol, papunta nga sa Indiana Pacers kaparit ni Caris LeVert. At the end lang pala, mga idol, mababalik lang si Rubio sa team ng Cleveland. At eto nga rin si Yusuf Nurkic bumalik sa kanyang team, mga idol, 4 years 70 million. At eto nga rin si Theo Pinson, mga idol, bumalik sa 1 year deal sa team ng Dallas Mavericks. At ito namang si Kyle Anderson, mga idol, lumipat na rin ng team ang pumunta sa Minnesota Timberwolves, 18 million dollar deal, 2 years. Delon Wright ay pumunta na nga sa Washington Wizards, 16 million in 2 years. Yan nga, mga idol, lang ilan sa napakadaming pangyayari sa NBA Free Agency. Nakaka day 1 and day 2 pa lang tayo, mga idol, pero jump-pack na nga ang mga aksyon, jump-pack na ang mga lipatan ng mga NBA players. Pero mga idol, quick update tayo kay Jalen Green. Papalitan niya na nga ang kanyang number at babalik nga siya sa kanyang original number na number 4 next season. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!